Hello guys, good morning. Ngayon pala ay pupunta kami sa bilihan ng isda dahil bibili kami ng panibago naming alagang isda. At ayan na nga, nakasakay na kami ng motor dahil pupunta na kami sa shop kung saan kami bibili ng panibago naming alagang isda. 5 to 10 minutes lang naman ang biyahe papunta dito sa shop kung saan kami ay bibili ng isda. At ayan na nga, andito na kami sa shop kung saan kami bibili ng isda. Alam niyo ba guys na napakarami nilang isdang binibenta dito. At napakamura pa ng isdang binibenta nila dito. Sa halagang 50 pesos, meron ka ng dalawang klaseng isda. At ayun na nga, pumasok na kami sa kanilang shop at iyan ang bubungad sa inyo. Iba't ibang klase ng isda. Yan nga pala yung black ay tinatawag nilang goldfish. Bakit nga ba tinatawag na goldfish kung black, diba? I don't know. At meron din silang baby shark na binibenta at may iba't iba pa silang klaseng isda na binibenta. Hindi talaga ako familiarized sa isda dahil hindi ako mahilig talaga dito. Yung partner ko lang talaga at yung kapatid niya ang mahilig sa isda. Sinama lang nila ako dahil ako yung papipiliin nila kung ano yung bibilhin. Yan nga, tingin-tingin muna ako ano yung magandang isda na bibilhin. Siyempre, tanong-tanong din tayo sa may-ari kung ano talagang magandang bilhin niya isda. Tinitingnan ko muna sila bawat isa. Tingnan nyo ng baby shark o parang gutom na gutom. At meron din silang white fish. Iwan ko kung anong pangalan yan. Basta white fish. At meron din sila ditong binibenta. Locking flower horn. Dahil sabi ng maari, pag umbok daw yung tuktok ng flower horn, ibig sabihin ay lalaki siya. Sa ganyang kalaki ay mabibili mo siya sa halagang 600 dahil mas mahal talaga ang lalaking flower horn kaysa sa babaeng flower horn. Dahil ang babaeng flower horn ay mabibili mo lang siya sa halagang 200 pesos. At meron din silang malalaking goldfish sa halagang 50 pesos. At meron din silang arowana. At hindi lang isda yung binibenta nila, meron din silang binibentang fish food at iba't iba pang klaseng gamit sa pag-aalaga ng isda. At hindi ko alam kung ano yan tawag dyan, basta gamit yan sa pag-aalaga ng isda. Ayan na nga, nakapili na kami kung ano yung bibilhin namin. Nang tagal namin pumili at ang napili namin na itong si Angel Baby dahil wala pa talaga kaming Angel Baby. Ayan, tinuturo ko na kung saan yung gusto kong Angel Baby. Ayan na nga, may tinuturo akong maliliit dahil tinatanong ko yung may-ari kung pwede ba siyang ihalo doon siya, may mga maliliit na isda. Dahil isa pa lang talaga yung aquarium namin at pinagsasama lang talaga namin sila doon. At sabi ng may-ari, okay lang daw na ipagsama sila doon. At ayan na nga, ipinapakita na ni Anton yung nabili naming Angel Baby. At ayan na nga, pauwi na kami. At excited na kaming ipakilala sa aming mga babies ang bago nilang kapatid. At ayan na nga, andito na kami sa bahay. At ayan na nga, inilagay na namin siya doon sa aquarium. At hindi muna namin bubuksan yung plastic para mapamiliarize siya sa temperature ng tubig. After 2 minutes, bubuksan na namin yung plastic at ipapakilala na namin siya sa kanyang mga kapatid. Ayan yung mga kapatid niya, iba't ibang klase yan. At ayan na nga, binuksan na ng partner ko yung plastic at tignan nyo yung ina niya. Tahimik lang nila sa umpisa, pero tridor yan sila. Salamat sa panonood!